Pinaiimbisigahan ng DLG ang hepe at ilang miyembro ng Pasay Police kagnay sa nabistong umanoy pogo operation at sex trafficking sa isang gusali roon. Anim na Chinese nationals naman ang sasampahan ng reklamo. Nakatutok si Ian Cruz. Kasunod ng pagkakadiskubre sa Pasay ng palapag na gusaling mayroon umanong pogo at sex trafficking activities, pinaimbestigahan ni Interior Secretary Benhar Abalos sa PNP ang Pasay City Police Chief, pati commander at mga miyembro ng local substation na nakakasakop sa gusali. Imposible hindi alam ito ni isang police sa substation. Lahat ng member ng substation at pending investigation, yung substation commander at mga tao roon ay for the meantime ay i-leave muna pending investigation. Nakipag-ugnayan ng GMA Integrated News sa hepe ng Pasay City Police pero hindi pa rin nila batid ang bagay na ito. Kalapit na ng DFA ang gusali at di rin kalayuan sa Pasay City Hall. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tatanungin din nila ang Pasay City LGU kung hindi raw ba nila nalaman ang tungkol sa operasyon. Hininga namin ng pahayag ang Pasay City LGU pero wala pa rin silang binibigay na pahayag. Ayon sa PAOK, daan-daang katao ang nakahold ngayon sa gusali, mahigit 300 ang Sino, nasa 20 ang Pilipino at may iba pang mga lahi. Nasa 130 na Pilipino naman ang nauna ng pinalaya. Sabi ng PAOK, 6 na Chinese national ang sasampahan nila ng reklamo. May isa ring Pilipino ang inaresto. Pareho po silang itinuturo ng 7 female victims natin ng sexual trafficking. Yung Pilipino, siya po yung in charge dito sa aquarium, saka doon sa ano, sa payment. Itong 6 na itong kakasuhan natin ang siyang nagmi-maintain na ng trafficking hub dito sa loob ng facility na ito. 3 Chinese national naman na biktima raw ng forced labor ang humingi rin ng tulong sa mga otoridad. Bumisita rin doon ang mga taga-PAGCOR. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.